Hi, hello guys. Kumusta na kayo? Nakikita nyo mga ibon. Yan, kagaya din natin na naghahanap ng makakain. Pagkatapos sa irota ng makina ay lilitaw ang mga kamaro. Pag ganitong kagulang guys ay araw ng pagtatanim ng palay. Pero habang nagtatanim ay mayroong pakinabang na makukuha sa pagpreparasyon ng bukid. Kagaya ng mga kamaro na tinatawag. Ang mga kamaro na ito ay masustansya, maraming protein para kang kumain din ng karne sa kanilang bitamina. Tulad ng nakikita natin guys, ito ay nirorota at kinukultivate ng makina at lumilitaw ang mga laman lupa, mga gagaya ng kamaro. Dito sa Kapampangan, kamaro ito ang tawag dito. Sa English, ito yung cricket. Pero sa Tagalog, hindi natin alam, o sa ibang lengguwahe, sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. So, nangunguha tayo. Iniisa-isa natin na sumusunod tayo sa makina. Dahil kapag hindi sila nakuha, sila ay sumisisid muli at kumabawon sa lupa. Kami, guys. Ayan, nakikita ninyo, may mga kasama din ako na nangunguha. Dahil napakasarap nito kapag inluto mo. Sa una, pakuluan lang ng suka at konting toyo. At kapag na-dry na, ay saka natin na igisa sa bawang o sa luya. At kapag kinain natin ito, napakalinamnam. Mga magsasaka, hindi lingid ito. Ito ay kasama sa mga pagkain na inaalok sa mga restaurant. Ito ba ay sinasama sa potentially na exotic food kasama ng mga palaka at iba pang pagkain na nakukuha sa kapukiran. Yan o, sa tuwing naulan-ulan ng konting ganito at sa panahon ng tagulan ay marami ang nakukuha sa bukid. Kagaya ng palaka, suso, at kagaya nitong kamaro. Napakasarap din pulutan ng mga ito guys. Napaka-linamnam niya. Kung naitatanong nyo ang lasa nito guys, ito ay lasang parang utak. Napaka-linamnam niya. Kaya't kung kailangan mo ng protein, ito, pangarapin mong pagkain, kamaro.
seen a lot of change, been through a lot of pain.